Ito po ang mga tips ko po sa pagpapabulaklak nitong mga bugimbilya dito sa aming bahay. So ganito ko po nga ginagawa. Ito po talaga ay ang bugimbilya para mamulaklak ay dapat naka-expose po palagi sa araw. Yan, naka-expose po. So nakalagay po yung bugimbilya na yan dito po sa aming terrace. At pangalawa po na ginagawa ko po ay binabawasan po natin yung sobrang dahon para makapag-focus siya sa kaniyang pamumulaklak. So ganyan lang po ang ginagawa ko. Bawas-bawas lang po ng dahon. At pangatlo ay nagtitrim po ako. So ayan, kinakat po natin, tinitrim natin. Yan po kasi ay pangbenta ko po yan. Kaya ganyan po, nakalagay po siya sa bag. So binibenta ko po yan nung nakaraan, doon nung nauuso pa ang mga bulaklak. At hanggang ngayon, pag may pumupunta dito sa aming bahay. Gusto ko rin pala itong bugimbilya kasi nga laging namumulaklak siya. At pag namumulaklak ay kaganda-ganda pang pagmasdan. Nag-grab din pala ako ng mga bugimbilya. Sa susunod na video ay maipicture ko po sa inyo kung paano po ako nag-grab ng aking bugimbilya. At meron na din akong mga buhay na nanai-grab ko nung nakaraan. Ipipicture ko rin dito God willing pagka mamulaklak na sila. Ito po yung libangan ko dito sa aming munting tahanan. Marami po kaming mga pananim kahit maliit lang po ang espasyo. Nagtatanim din po ako ng gulay sa mga nakapanood ng aking mga videos. Kung meron ka pong gustong itanong o meron ka pong gustong i-feature natin dito sa ating munting garden ay mag-comment down below. Maraming salamat po sa iyong panonood. Pag-ibig!